Magandang hapon, mga ka-ops. Sana naririnig niyo ako. Itong sa background, ito na yung MTG natin. Ito na yung tinatawag natin na Micro Turbine Generator. Hindi siya tulad ng conventional generator dahil nga naka-turbina siya. Maliit na turbina dahil nga Micro Turbine Generator. So, inverter type siya, hindi siya traditional. DC output siya, ginagawa niyang AC para magsusupply siya sa cell site. So nakita nyo kanina, naglagay tayo ng fuel. Ang fuel nilagay natin is kerosene. Kasi wala siyang pili, pwede siya diesel, pwede siya kerosene. Sinusukat din natin para makuha natin yung average fuel consumption niya per liter. So pure kerosene na yung dinagdag natin, at saka before halo. So ngayon, pure kerosene din, i-re-record natin kung ano yung efficiency na, ano yung fuel consumption niya. Tapos balik din natin later on sa pure diesel. So ngayon, papakita ko lang yung app niya. So yung controller niya mayroon siyang deep sea controller na nilagyan ng SIM card. Makikita natin yung status niya ngayon. So, click mo lang view all devices, information, and loading. So, ito na yung site natin, running. Tapos, mains failed dahil nga walang kuryente dito. Tapos, close to generator, supervision, run on load, and site mode state is auto. So, naka-auto siya. Genset will start at 47.5 volts, and genset will stop at 10 amperes charging. So kung makikita natin yung generator, antayin lang natin, mag-refresh. So generator output niya ngayon is 227.6 volts and generator load current is 39.3 amperes. So ang drawback lang nakikita natin dito is yung MTG is rated as 12 kilowatts. 12 kilowatts siya at 0 to 15 degrees centigrade temperature at zero elevation, 0 meters above sea. Wala naman tayong 15 dito na zero elevation. Meron tayo 15 degrees sa atop binggit, pero yung elevation nun mataas. So yung 12 kilowatts na rating, papasok lang dito sa atin is 9 kilowatts. So pag titingnan mo, medyo malaki siya sa 9 kilowatts na standard genset. Pero anyway, meron din siya mga advantages at saka disadvantages, so depende sa point of view. Ang ano lang natin is yung wala siyang vibration. Although maingay siya, pito ng parang jet engine talaga, pero hindi siya tulad ng generator na mayroong vibration at saka yung usok maitim. Kung makikita nyo, wala siyang kausok-usok. Uusok lang yan siya pag hintuin nyo mo yung genset. So, makita ko lang, i-control ko lang siya. So, ngayon, naka-auto siya. Ilagay natin siya sa manual. Yan. So, antayin lang natin, magbago. Ayan, naka-manual na siya. Ngayon, pahintuin natin yung genset. Tap. Tingnan nyo yung chimney. Walang usok. Ayan, usok na. Uusok lang yung genset. Uusok lang yung genset pag i-shutdown mo yung genset. Pag ma-shutdown na yung genset, uusok siya dahil yung fuel na natira doon sa injector. Injector niya, sabi ng supplier, i-flush out niya. So once ma-flush out, lalabas siya. Magiging unburned fuel siya. So ngayon, genset is stopping. Pagbalikan natin sa generator. Okay. Stopping na yan siya. Ayan, zero na siya. Actually, noong umusok siya, zero na yon. Nag-stop na yon. Umaandar pa lang siya kasi nag-cool down siya. I-cool down niya yung makina niya. Yan, nakita niyo stopping. Puntahan natin yung genset.
Papakita natin yung temperature. Ambient temperature. Dito. Itong turbine temperature ngayon nasa 4.4. Kanina nasa 667 or 666. Pasensya na, mainit. Mainit, umulan at pinapawisan ang plugger. Okay, so sa ngayon, cooling down yung genset. Papakita ko rin sa inyo paano mag-start. So habang nagko-cool down siya, hayaan lang muna natin na ma-totally silent yung genset. So sa ngayon, cooling down lang muna siya. So makikita nyo yung temperature niya is nasa 339 na lang. 359. Later mag-shutdown na yung fan niya. So ang natitira ngayon is yung fan lang. So kung naririnig nyo, parang ang jet engine. Parang nasa airport ka. Ayan, nag-landing na tayo. Pwede na kayong bumaba sa aeroplano. So, shutdown na yung engine niya. May isa pang pump na umaandar. Ang explanation sa vendor nito is zero maintenance siya. Unlike sa traditional genset na marami kang piyesang papalitan, ito wala, sabi nila. Kasi ang umiikot lang, the only rotating part is the rotor itself, yung sa dynamo niya. Yun lang yung umiikot. Sabi ko, paano yung bearing nun? Maintain mo yung bearing. Wala silang bearing. Ang ginagamit nila is air bearing technology. So, isa yan sa mga bagong, makabagong technology. Ngayon ko lang din narinig yan. Sinerge ko sa YouTube paano gumagana yung air bearing. So, maroon siyang maliit na clearance. 1 over 100 of a millimeter yung spacing niya. Very small yung spacing niya, tapos ini-engine kanila ng high pressure na hangin. So pressurized air ang pinapalibot nila sa shafting para lulutang siya doon. So very small yung clearance niya sa paglutang niya, parang principle niya sa isang hovercraft na mabigat na mabagay, mabigat na vehicle, pero lumulutang lang siya sa tubig or sa lupa. So, ganito din siya. Yung shafting niya, walang bearing. Ang bearing nilang ginagamit is air bearing. So, hindi pa totally nag-shutdown. May pumps pa. May isa pang pump na umaandar. Hindi ko lang alam kung anong pump yan. Kasi nga, hindi man tayo makabukas. Dahil nga, kung nakita nyo kanina, sarado yun siya. Nakapadlock. So, wala tayong authority to open. Ang atin lang is makontrol natin siya on and off. So, pag totally shutdown na, pag walang tayong marinig na ingay, papaandarin natin ulit. So, kung nakikita natin dito sa control niya, so, genset at rest, mains failed, at rest, sa mode state, stop. Okay, so sa engine information, meron na siyang 348.99 hours since tumakbo siya. Ambient air temperature is 40 degrees. Uminit lang siguro yan konti dahil nga malapit siya din sa exhaust. Okay, nakita natin yung pagbukas natin yung ambient temperature. Starting from 28 kanina, nung sinutdown na natin, tumaas siya. 33 hanggang ngayon is 45 degrees. Ang nakikita ko, yung init ng makina, yun yung na-pick up ng ambient temperature niya. Umaandar pa, mayroon pang fan na umaandar. Antayin lang natin na matotally shutdown yung fan para pa-start natin. Yung andar niya, andar ng jet engine, pero pag lalabas ka, hindi na siya gaano marinig. Unlike pag generator yung pinapaandar mo, ay talagang kahit malayo ka,
naririnig mo yung ingay ng generator. At napupresyo ka sa exhaust niya, sa usok. Start na natin. Hindi natin natan kung ilang oras o ilang minuto siya nawala. Anyway. Okay, start recording yung cellphone ko para makita nyo yung pag-andar niya mamaya. So, genset at rest. So, punta na tayo sa control. Ayan. Naka-stop siya ngayon. Lagay natin siya sa manual. Mag-manual lang muna tayo. Nasa manual na siya. Kasi pag i-auto natin, kaka-under lang yan mga 3 hours ago. So, ipa-cycle muna natin. So, pipindutin ko na yung auto para... pipindutin ko na yung go para mag-start na yung generator natin. Ayan, pindut ko na. Crank on. So, crank on. Ayan. Wala pang kang maririnig. Meron siyang delay bago siya. May safety delay siya. So, startin na yung state niya. Ayan lang natin. So, pag andar pala nito, parang nasa airport ka ulit. Parang aeroplano, nagsimula na mag-andar. Tapos mga 5 to 10 minutes bago siya magkaroon ng output. So, kainitin mo na niya yung turbina, yung makina niya, bago siya magbigay ng output. Fail to start.